And good afternoon po sa lahat, and welcome to the Summer Internship Program 2013 of DILC, or Diliman Interactive Learning Center. And welcome to the Interns Project Launching. So sa araw po na ito ay ma-witness natin ang pag-showcase ng mga naging interns, mga naging produkto ng mga naging partners ng DILC for 2 months, if I'm not mistaken. Ayan, so to formally start our project launching for today, let's call on Professor Peter AC for the welcome and introduction. Magandang hapon sa lahat. Gusto kong pasamalamatan ang mga dumalo. We have institutional representatives from MMSU, pinakamalayo sa Alawag. Maraming salamat. Of course, we have our partner as well from the PUP University, TIP, yung ating mga interns. So, ang tanong dito, why the invitation? Bakit kayo yung naimbitahan? Gusto naming una tatanungin yung ano nyo, posibleng maging advice, ma-improve pa natin yung internship program natin. Kasi nakita namin na baka magandang vehicle to for people-to-people cooperation among and between CUs, no, and SUCs rather, and other universities. Magandang extension program sana siya ng UP, but hindi ito magagawa kung walang magpa-participate o walang mga partners. Tapos nakita namin na possibly darating daw si VCAP, I'm not sure kung matutuloy, but isa sa mga nakita naming special showcase yung aming UP Docs, tingin namin magagamit sa university. So yung mga output ng trabaho ng mga interns ay pwede sana magamit sa ating mga opisina. So ang internship program namin ay may mission, no? Una, gusto naming makabahagi ng real world alternative challenges at saka training sa ating mga interns. Kung maririnig mo yung mga horror stories, kung ano lang pinaggagawa ng mga interns, malulungkot ka. So you feel that somehow you need to step up and provide no-nonsense internship program. So ito yung mga nakikita ko. Pag sinabi nilang real world, tila baga hindi kasama ang university sa real world. So I would hazard to say that the academy is in fact also an industry, it's also a business, and we're very concerned of certain processes making our work more efficient and effective. So sa tingin ko doon pa lang real world challenges na. So witness dyan yung ating mga interns kung gaano ka real world ang ating problema as opposed to so-called industry problems. So again, I would say we are also industry, we are also business, in the business of training people. And then this will also be a good, thinking ko, transition experience from schoolwork to production-oriented task. So makikita mo yung ibang work nito ay kakabit doon sa kanilang thesis. Okay, so una, isa sa mga tanong namin ay ano yung gusto mong thesis topic? So sinusubukan namin ibagay ang aming mga task. So meron din kaming agenda, of course. Gusto naming matapos yung mga certain projects na tingin namin. But magugulat ka gaano kalapit yung mga gusto ng estudyante sa gusto din naming magawa. So sa huli, gusto ko magpasalamat sa DILC staff who did the groundwork for this. I need not mention everyone, name all everyone, but tingin ko I feel lucky as a director having my staff with me, but I'm not sure if the feeling is mutual. No, but anyway, so they also serve as mentors, by the way, to our students, to our interns, because they are also very experienced. We have an experienced programmer, we have experienced system administrator, so they're able to help the fill in the gaps in the work of our interns. And then of course I'd like to thank our partners, the sending schools. Kung wala naman yung suporta ninyo, hindi naman mangyayari to, no? And then most of all, hindi lang siguro obvious dahil I may turn out to be
an unforgiving taskmaster for the past 2 months. But really, it's the interns that are the centerpiece of this event because they come. Without them, walang internship program ang DILC. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much, Mr. Peter C. Sabi nga nila, may shirt daw yata yung mga interns. Hindi lang they have survived the DILC internship, but they have survived PSY. And anyway, now that we've heard from the director, let's listen naman to the interns representative to be represented by Mr. Dominic Job Tuna. Thank you, ma'am. There are some things we learn better through execution, and these things we learned at DILC. Good afternoon, everyone. The traineeship partnership between DILC and universities like Mariano Marcos State University, Polytechnic University of the Philippines, and Technological Institute of the Philippines has been successful in providing us trainees hands-on experience on software development. In contrast with school learning, wherein machine problems are solved, only at DIC have we faced real-world software problems. In our project Flipbook, where students having problems uploading their thesis, with UAP FM integrating more features, with this quickie upgrading the look and feel, and adding more function with the space to serve better community, and UP News Mobile to give the latest news and updates of UP. Moreover, through the internship, we gained a deeper understanding of duties and responsibilities of software developer. On top of this is to make university happy by building and expanding software applications that suits its changing needs. As trainees, we were expected to adapt to assigned tasks, display persistence in completing tasks, cooperate with and be receptive to constructive criticism, to deliver accurate outputs, to remain composed despite stressful situations, and to appear cheerful and ready for every task. Having said this, we believe that there is no better time than this afternoon to present to you the actual fruits of our labor. But before that, in behalf of us trainees, thank you UP Diliman and DILC for learning experience and more power. We code and execute to make you fulfilled. Thank you. Thank you so much. Now that we've heard from the interns, let's now witness the launching of the different multimedia platforms that they have improved, they have added new features to, and that they have created. Starting with the Flipbook. The Flipbook enables users to publish theses and newsletters. I think personally, my thesis is on Flipbook already in the College of Mass Communication. But anyway, let's call on Mr. Don Christopher Cadavona to present to us Flipbook version 2. Thank you, ma'am. Good afternoon po sa ating lahat. Akin pong i-represent ang aming dinevelop na software sa internship namin. Ito po ay ang Flipbook. Pale, what is a Flipbook? What is a Flipbook? Flipbook is an easy online document publisher that presents documents like theses and magazines in a flipbook format. It is an easy way to publish your documents and online, publish your documents online without giving readers the ability to easily copy it, making it safe. Sa ano po kasi dati pong meron pong thesis uploader na dati pong na sineserve ng DILC. Kaya lang po, nagkakaroon po ng mga problema yung mga estudyante sa pag-upload kasi po marami po siyang steps upang ma-upload at ma-convert into a flipbook format yung kanilang mga thesis. Gaya po dati, kailangan pa po nilang magpunta sa mga different websites upang i-upload yung kanilang thesis tapos i-convert into a flash format at then yung flash format na yun i-upload po ulit nila sa Squeaky po. Kaya naisip po namin na i-improve yun na gawing maiksi lamang, gawin lang po natin na maiksi yung step para po madali yung pag-upload at saka masaya yung mga estudyante sa pag-upload.
para hindi po sila mahirapan. Kaya, yan po. Features. Ito po yung mga features ng Flipbook. Una po, it uses UP webmail accounts to log in users into the system. It enables users to upload any PDF document. Automatically converts uploaded documents into Flipbooks. It makes users go through only a few steps in publishing their documents, which is the upload step only. Which is the major, yung upload lang po kasi yung pinaka-major step dun. At saka, meron po siyang simple user interface. What are the few steps? Ito po yung mga few steps na gawa po namin. So, login. Yan po yung first step ay login. Kailangan po mag-login ng mga users gamit ang kanilang webmail, UP webmail account, para po sila makapasok at makapag-upload ng kanilang mga documents sa Flipbook. Second, yung upload. Ito na po yung pinaka-major step ng Flipbook. Ito po yung pag-upload lamang. Ang mga users po ay kailangan lang po nilang i-select o i-browse yung kanilang PDF format o yung kanilang thesis document at saka i-upload. Pagkatapos nun, view. Pagkatapos po ng upload, ready na po yung Flipbook format upang siya ma-view at ma-share sa kanilang isquiki at sa ibang mga tao. Yan lang po yung steps. Maikli lamang po. Ito po yung login interface na design. Simple lamang po siya. Gumamit po kami ng Bootstrap. At yan po. Hindi po siya masyadong, baka hindi po masyadong attractive, pero straight to the point. Tsaka po, sabi nga po ni Sir Peter, streamline. Login interface. Yan po. Tapos, yung upload interface. Ito po yung upload interface na nagawa namin. Meron lang po siyang browse na input kung saan i-click ng user at saka pag pinindot yung clinic yung upload, mag-start na yung upload at saka meron po siyang progress bar kung saan ay wala dati sa previous Flipbook. Yun naman pong information interface. Ito po yung sample na interface pagkatapos po ng process ng uploading tsaka conversion. Sinasabi po dyan, your Flipbook is now ready in the following link. Yan po ay pwedeng ikopya at tsaka i-share sa kahit anong sites po. Tsaka move on at tsaka read now lang po yung mga buttons na nandyan. Yung, kung read now po, i-click yung read now, mapupunta po siya sa mismong viewer ng Flipbook kung saan ay pwede nang basahin at saka i-flip yung mga documents, ready na po. Tsaka yung move on, babalik lang po ulit sa uploader kung saan pwede po ulit mag-upload ng mga documents na gusto nyo po. Tsaka yung Flipbook. Ito po yung Flipbook interface. Kaya po siya Flipbook dahil yung ang inyo pong document ay nagiging parang libro kung saan ay hindi siya madaling ikopya kagaya ng copy and paste. Yun po yung pinaka-major problems po kasi sa publishing. Yung pwedeng may copy at paste yung mga text. At saka pwedeng takawin ng mga other users. Kaya ito po, medyo dito po magkakaroon po ng mga problema yung mga mananakaw dahil hindi po nila maaaring ikopya, i-copy at paste yung mga text dyan. Pwede lang po sigurong i-screenshot kung matyaga po silang mag-screenshot. Kaya dito po, rineresulta po nito ang safety. Kaya meron lang po siyang konting mga functions kagaya ng pag-zoom, zoom out, tsaka input ng page kung saan pwede pong mag-input ng user kung saan niya gusto yung page pumunta. Sa, kunwari po, go to page 101, tsaka i-enter niya, automatic po na mag-flip yung book hanggang sa 101. Yan po. Thank you po.
Ayan, thank you so much, Mr. Cadavona. Kung gano'n lang pala kadali, di, sana hindi na ako pumunta ng DILC para i-upload yung thesis ko before. Anyway, etong next naman nating project ay ito ang ating budding online community music radio. Ito nga ang UPFM, the University Vibe. So, to present to us UPFM's newly designed website, let's call on Mr. David Rian Romero. So, UPFM, lahat naman tayo dito mahilig makinig sa music, di ba? So, each of us has his or her own playlist na pinakikinggan natin. Kaso, almost ang laman ng mga playlist na yun ay yung mga music from well-known artists. So, I think ito yung UPFM is for the unheard artist. What we want to... we want them to be heard. So, sabi ko nga, this UPFM is for the unheard to be heard. UPFM is an online community music radio. It aims to be the music the music hub reflective of the vibrant and youthful university culture. It has a target audience, which is the youth of our community. Kaso, paano natin makukuha yung attention ng youth kung di naman siya alam? So, ang ginawa namin is to redesign the site. And so, sa site namin, what's new? What's new first is the new look and feel. The site's new look and feel is a mixture of a formal and playful layout. It is very different from the previous site from the colors and the background pictures and more the features. Second, it has more content so that our visitors and listeners will lagi silang pupunta kasi may mga bago naman, may bago silang makikita. First, sa mga content na yon is the spotlight artist. We created this to give credit to the local artists contributing to our site. Every month, this tab will feature a different artist or a band. Second is the announcements. So in here, every announcements and gigs of the artists and bands of contributing to our site is posted here, so everyone can know when and where to find them and to watch them. The third new stuff is the voting system. The voting system is for everyone to vote their favorite music if they have, and if the song has more votes, it can be played often in their site. Lastly, so may mga music nga dito, so we want them to be able to submit their songs hassle-free and directly. We created a feature that can where they can easily submit their songs. So that although kailangan pang i-process or i-review yung mga song, we assure you that the songs will be uploaded in our server. So that's all of that's just my talk. So I just want to invite everyone to visit our website and catch the UniVibe with us. Thank you. Maraming salamat. Ayan, check out nyo up-fm.org. At pag may kilala kayo na artist or band, yan, pasubmitin nyo na rin po ng music. Any genre. Okay yan. Anyway, ito, let's proceed to our third presentation for today. Ito naman, very useful when giving directions. Ito ang tinatawag nating ISKPACE, an interactive map using information layers. Ano kaya yung information layers? Okay, let's listen to Mr. Raf Alimbuyugen to present ISKPACE version 2. Thank you, ma'am, and good morning, everyone. Hindi mo ba kabisado ang mga lugar sa UP? Well, worry not because ISKPACE is here for you. What's ISKPACE?
SCPACE is an interactive map of the University of the Philippines. It provides information about the geographical regions and sites in UP. There are three major services offered by SCPACE. The first one is the directions. The direction is a feature. This feature offers a direction for drivers, walkers, and users of public transportation who wants to take a trip from the universe, from one specific location to another. The user will just input his location or his or her location in the first input box and his their destination in the second input box and choose from one of the three types of directions, which are the driving, walking, and public transportation. Upon clicking the Guide Me button, the map will provide or will suggest a route on how to get to your destination. The second one is the Interest Finder. This feature provides information overlays for conference facilities, food establishments, colleges, Wi-Fi hotspots, art galleries, and museums, and it also displays the geographical region of the University of the Philippines and different jeepney routes, specifically the UP Ikot, Filcoa, and the Katipunan. The third feature is the mapper. This is a user-defined data set feature wherein the user is free to share public information about certain events and or venues in a certain location. Chuck. That could be all. Thank you. Madali. Ang sunod ay isang community wiki, version 2 na po ito, papaliwanag ni John Rio Saloma. Ako kung related to ni Saloma. Good afternoon. I'm Rio Saloma, intern from PUP, representative of SCWIKI Development Team. I'm here to introduce to you the new SCWIKI, namely our project, namely SCWIKI version 2. Before we start, what is SCWIKI? SCWIKI is a open purpose community wiki containing general information and archived documents like thesis and memos. It is also a collaborative platform. Collaborative platform. Research and the UP Life. Before I introduce to you the new SCWIKI, let me show you first the old SCWIKI. As you can see, the old SCWIKI is just a plain website which contain limited design and just a plain text. And hindi siya masyadong catchy sa mga sa viewers. So Mr. Peter C, our director, asked us to redesign it or remodel it, so we came up to this. May light background, medyo catchy na rin siya sa mga viewers natin, tapos may little hover effects and ayun. So what are the possible uses of SCWIKI? SCWIKI is for everyone at UP. As I've said a while ago, SCWIKI is a community wiki, a means to update everyone. So, pwede natin maita yung mga mga news or mga nangyayari sa UP through SCWIKI. And SCWIKI is for students. Students can use SCWIKI to find information on different students' organization or different student projects and they can upload their thesis. SCWIKI for faculty. Faculty can use SCWIKI to post the
post their class outputs like photo galleries, grades, etc. And Squeaky for artists. Artists can use Squeaky for archiving their multimedia outputs. And for the researchers can use Squeaky to upload their research to invite open collaboration and feedbacks, and they can also post the profile of their research project. And Squeaky for the university administrator. University administrator can use Squeaky to post update o ano mga nangyayari sa UP, mga balita, mga events. That's all. Thank you. Yan. So, yung Squeaky po is parang Wikipedia style, pero exclusively for UP. And then, let's proceed to our Android app development. So, let's call on the TIP group. They developed the UPD Newsy, a newsfeed aggregator for Android Mobile. Good afternoon po. I'm Janice Sereno. I'm an IT student from Technological Institute of the Philippines. Magbu-1 month na kami dito sa DILC, but nakapag-create na agad kami ng Android, ng mobile application. So, okay lang po ba kayo dyan? Ako po hindi. Kinakamano. So, sino po ba dito yung mahilig magbasa na or makachismis, magbasa ng article, manood ng videos, or makinig sa radyo ng kung ano-ano? Sino po? Ako lang? So, minsan po pa mahilig tayo magbasa ng mga ganyan, 'di ba? Minsan kailangan pa nating pumunta sa iba't ibang website, magbasa tayo ng ganito. Oy, nabasa mo na ba 'to, friend? May bagong announcement si Chancellor. May ganito, ganyan. Oh, ito naman nakinig may bagong kanta sa UPFM. Napakinggan mo na ba 'to? Ganito, ganyan. Teka, wait, parang ang dami niya na. So we came up to the idea na why don't we make it put it all in one application. So I'm presenting to you the UP Newsy. So in UP Newsy po, you can watch na read articles and videos and listen to UPFM. Yung news po, news namin, it's a news feed where you can Ayan. You can read those articles po. News feed yan. And may mga simple functions lang siya, like zooming in. Kung medyo malabo yung mata mo, tumatanda ka na. So you can zoom in or zoom out. So you can watch videos. Kala minsan video coverage ng UP Diliman, you can watch it all there. And then yung maganda dito na yung kalalaunch pa lang kalalaunch, yung kaka-present pa lang kanina na UPFM na na-embed na namin diyan. And ang maganda dito, you can play yung UPFM and as a background, and you can and while reading yung articles, pwede siya mag-play sa background mo. So, nagbabasa ka, kahit nasan ka man sa UP or nasan ka man sa Pilipinas, habang nagbabasa ka ng article, so, pwede ka makinig, ganun-ganun ka. So, yun po. All in all, yun yun talaga. Para makinig, magbasa, manood ng mga videos, and makinig sa UPFM. All in one app po. So, yan, so parang all-in-one package na po yung UPD Newsy. And then, next po is yung UP Docs. UP Docs website and then UP Docs Mobile.
na ipe-present ko po, to be presented by me. My name is Christina Dalupan. Actually, I'm not an intern, pero po, this is an opportunity to expose the document management system na sa tingin po namin is parang makakatulong po sa institution. So, ito po. UP Docs and then UP Docs Mobile. UP Docs is a document management system or ECM. Ang ECM po is Enterprise Content Management. Yun po yung ginagamit ng, yun po yung parang enterprise system na ginagamit ng most of us is yung mga top level management po na, ayun po, na may knowledge base and then decision making tool for UP faculty and other UP offices. So what is UP Docs? This is an open source ECM. Syempre, document management system po siya, pero all in all, tawag po natin is enterprise content management, which is may collaboration. Kumbaga yung file niyo po is yung metadata yung sa gitna. Tapos yung records management, kumbaga yung file niyo mare-record na mafa-file na po doon sa UP Docs. And then meron pong forms management, yung mga forms po natin sa schools, ganon. 'Di ba? Meron po tayong mga templated forms. Pwede na po natin siyang ilagay doon. Then yung document management, yun na nga po yun. Then yung collaboration, hindi lang po yung top level management yung may kinabang doon, kundi po yung other staff, yung buong staff po, yung para sa isang document na kunwari is voucher. Ang voucher po is ginagawa ng admin staff na ia-assign sa isa pa to process it. So doon na po sa UP Docs, ipapas mo lang po yung kumbaga, gagawa ka lang po ng workflow, i-assign mo po yung task sa user sa UP Docs, and then the web content management, then the search. So, yung simple collaboration in office na nangyayari nang walang use ng mga ECM is yung ganito po. So, meron tayong files. Yung files na yun is galing sa computer or galing sa USB. Then, yung file na yon, syempre, i-edit natin sa content editor like MS Office, LibreOffice, mga ganun po. And then, i-share natin through email. Ang nangyayari po nun, yung problems po, yung una is can't find documents. Kapag po, nawala po yung file dun sa file explorer nung ano, isang assigned or dun sa USB, hindi na po mare-retrieve yung file and then gagawa pa po siya ng another file ulit. Then next is can't find the right version. So ibig sabihin, once na na-approve na yung ganung version, tapos hindi pa po na search yung document na yon, uulit po siya ulit sa unang step and then ipapa-review po ulit. So parang nagiging time consuming po. Then next is connect from multiple sources. Kunwari po, ang dami niyo pong sources of file. May USB, may internet. Tapos, yung isang tao po is magbibigay pa siya ng isang another external hard drive na gagawin pong i-edit. Tapos, para magkaroon ng output na paper na ipapasa po sa director. Next is information is not distributed in time to be useful. Kunwari po, i-chat po niya yung isang tao. Hey, kailangan ko ng ganong document. Kaso po, ang nangyari, tulog na po siya. So, hindi niya po makukuha yung document unless magising po yung tao. Next, why UP Docs over other ECM? So, UP Docs, more content. A user is allowed to have a 10 gig storage capacity or more. So, ibig sabihin po, you can put all your files there and then your files is safe. Kasi po, meron yung full data encryption. So, hindi basta-basta po makukuha. Then next is more users. Not only the director, but the rest of the staff. So, hindi lang yung director, kasali po yung buong staff sa office. Next, more productivity. You can track the task you've assigned to, or vice versa. So, makikita nyo po yung progress ng each
task ng na ginawa niyo po for different assigned stuff. Next, dramatically less cost. So, open source versus commercial. Di ba po mas maganda yung open source? Kasi po, ang open source is developer team din po yung gumawa nun. So, mas flexible po siya sa functionalities over the commercial ones. Next, why UP Docs again? So, ito po yung some features. So, sa site dashboard, ang site dashboard po kasi is parang yung isang site is designated to isang office po. So, yung site colleagues, which is the members, so ang members is yung staff and then the director. Documents recently modified, so matatrack nyo kung ano po yung mga nababagong documents. Yung calendar, kung may events po ba ang office. Yung activities, and then configurable dashboard via drag and drop. So, parang user-friendly interface po siya. Then, yung personal dashboard naman po natin, syempre, drag and drop, hindi naman tayo papayag na hindi drag and drop yon. Tapos next, out of the box, dashlets. Yung activities mo, kunwari, gusto mo lang pong magkaroon ng personal na parang diary mo dun sa UP Docs, pwede po yon. Then the RSS feed, yung calendar, and then yung sites. So yung document library, multiple file upload is allowed. So, control A ka lang po, select all, and then drag mo lang dun sa web form. Okay na po yun. Tapos yung dynamic filters, yung tagging system. Yung tagging system po is parang mag-a-assign ka ng mga tags per file para pag sinerge po siya, kunwari, interns. Lahat po ng may tags na interns, lalabas po yung kunwari mga gawa nila. Kahit wala yung tags, kahit wala yung intern na name dun sa file name, basta po nandun yung interns is parang ano po, sa Twitter. Yun. Yung version control po, kunwari, version 1.0 yung original document. And then next po is may binago ka pong nakalimutan pong lagyan ng comma dun sa isang sentence kasi ano po, perfectionist po yung ano, director po kunwari. Tapos gagawin 2.0 kasi major po. So ngayon, pwede nyo balikan ulit sa 1.0, pwede nyo pong makita kung ano yung nabago dun sa 2.0. Then the last is the simple editing support for MS Office documents and others. Sa iba po, nasanay na po tayo sa editing sa MS Office, MS Word, tas LibreOffice, tas nahihirapan po tayo mag-edit sa online na text editor. So, mas maganda po na meron din pong ganong feature. Ito po yung screenshot. So, yan yung login. Ito po yung personal dashboard. Makikita nyo po lahat ng activities na ginawa nyo. Sa akin po, may forum post. Ito po yung task assigned sa akin. Pwedeng ako po yung nagbigay ng task or yung may nag-assign po sa akin ng task na ibang tao. And then next, ito naman po yung site dashboard ng DILC, kunwari. Ayun na po yun. Tapos, ito yung members, yung site content. Yun. Ang maganda po doon is may thumbnails na rin po. And then after that, this is a sample viewer. Ang makikita nyo po doon sa documents, merong edit properties, edit online, edit offline. Yung edit offline po, it will allow you to edit on using MS Office like that. And then, meron pong manage permission tsaka publish. And take note po, may locking system po ito na once na inedit po ng isang user, hindi po siya may edit unless i-allow po niya na i-edit na po yun sa iba. So let's go on to UP Docs Mobile. So ang compatibility niya is for Android 4.2 and then ang minimum is Android 3.0. Yung 3.0 is Honeycomb and then yung 4.2. 4.1 actually is Jelly Bean, yun. Yung security, full-time data encryption. Yun nga po, secured yung data nyo doon. Next is accessibility.
syncing your documents. Para siyang Dropbox na once na na-sync na po yung documents nyo dun sa device nyo, you can browse your documents without having an internet connection. So, mas maganda po yun na isi-sync nyo po muna yung documents nyo and then everywhere you go, makukuha nyo po yung documents nyo kahit walang internet connection na available dun sa area. Next, collaboration. Facilitate cross-functional mobile working practices. Yun po, kahit nasaan ka po, once na meron kang mobile device, you can view your task and then you can edit some documents using your ano. Kaso po, ang pag-edit po ng documents dyan, kailangan meron po kayo naka-install na Office something sa Android mobile nyo. The next, workflow. Unleash workflow potentials. So, kahit hindi ka na po pumunta ng office nyo to check what's going on, makikita nyo na po yun through the workflow diagram na available po sa UP Docs mobile. And then the integration. These are the screenshots of UP Docs mobile. So, yan po yung login. And then, ito po yung main menu, yung activities. Ito po yung upload a file. You can upload a file or take a photo. Yung take photo po, magte-take photo ka, tas automatically masasave po agad sa UP Docs na repository nyo po. Or make video and record audio. Then the sites, you can view the sites. There. This is the document library of the DILC site. And then yung details po dun sa kabila is document viewer. So makikita nyo po, hindi lang po siya simple. Meron din po siyang nagtatrend din po siya kasi may like icon. So parang Facebook. And then you can share it also with Gmail, Twitter, or kahit Viber po pwede. And then yung mga icon sa baba, download, upload, comments, kung may comment kayo sa ginawa, then edit, then yung time, yung clock icon is parang versioning, and then yung last is the tag. Ayan. So example, this is the comments, and then the version control system. So, nakailang version na po kami ng launch invitation na document, umabot na po hanggang version 2.3. So, makita nyo po dyan na last modification, yung time, tapos yung user, kung sino nag-modify. Tapos yun po. And then, yung downloads po, once na nag-download po kayo na nag-download, makita nyo na lang po yan sa download folder nyo. And then, automatic na po na magkakaroon ng folder na download from UP Docs dun sa inyong SD card para po organize po tayo. So, hindi na po siya kalat-kalat. And then, last but not least is the, yun, yung about page ng UP Docs. Yan. Thank you. Maraming salamat, Tina. By the way, kung may nag-report na na-traumatize yung ating mga interns, si Tina ang ating supervisor, but she's been very very nice with the interns. Tama ba mga interns? Sinasabayan niya. Minsan kasi nagkaka-pressure na dito at umaabot na lang umaga yung kanilang pagdi-develop kasi nga nirarush. So, ganun din po sa totoong buhay. May mga deadlines na gusto niyong maabot. Kasi dati parang, siguro maabot natin tong May 30, maglo-launching tayo. Malapit na, hindi pa yung mga bisyano. Nako, mamartilyo na para matapos. Kasi siyempre, nakakahiya pag hindi matapos, no? So, ganun din po yun sa totoong buhay. Totoong buhay talaga yun, no? Nakailangan tapusin, no? So, it builds character pag naging intern sa DILC. So, pupunta na po tayo sa remark po sa talagang napaka-important na partner natin, yung ating mga sending schools. Una po nating tawagin si Ms. Atornina Nisperos, si Ma'am Nina po. Yes.
Good afternoon po. Okay, first of all, gusto ko pong pasa i-congratulate ang DILC and of course the interns for summer 2013. May pangalan ba yung group ninyo? Dapat may tawag kayo mga amihan. Okay, congratulations for a successful project launching and of course for coming up with educational technologies such as this, yung mga pre-present ninyo na kailangan talaga sa education institutions ngayon. And of course, not only sa education institutions, pwede pang i-adapt sa industry or sa mga government offices, especially yung UP Docs po na ano. And then, I hope even if this technologies were developed for UP Diliman's use, I hope DILC is also considering of sharing it to other education institutions such as MMSU or PUP or meron bang TIP, parang may nabanggit ko kanina. Okay. And also, I hope if ever our students are considering of adopting that technology for their thesis, I hope you would also allow them to make use of those technologies na ginamit po nila dito para po lalo po nilang ma-improve yung kung ano man po yung natutunan nila dito sa DILC. And secondly, I would like to thank yung DILC team po from Dr. C to Ma'am Melody, Miss Tina, si Miss Wenny, textmate ko lang, hindi ko po alam yung mukha. Okay, alam po. And yung iba po siguro hindi ko po na-meet. And sa lahat po sa inyo, maraming salamat po sa pag-accommodate po sa mga students po namin ng MMSU. Yung experience po nila, I know it's bad to compare, but I was able to scan the terminal report of other students that were deployed in other agencies, but compared to what I've observed nung pumunta po ako dito, tsaka feedbacks po ng students, they've learned a lot and they were able to experience po yung holistic, yung kompletong experience po ng software development from planning hanggang sa deployment and of course up to this project launching. Na usually, kailangan naman pag nag-develop ka, you have to let others know that you have this technologies. So, and then also, thank you for guiding them throughout their entire OJT period. And lastly, I hope that this internship program is just a start of a great collaboration between MMSU and DILC, and of course, sa kabuuan po, UP Diliman. And actually, doon sa travel request ko po, naka-side note po si President that could you please explore possibilities of collaborating with DILC and of course inviting speakers from UP Diliman. Yun po yung naka-side note doon sa travel. So as early as now, pinapaano ko na po na I hope this is just a start na sana po marami pa pong collaboration between MMSU and UP Diliman. And again, congratulations and thank you very much po. Magbigay lang ako ng quick response dun sa mga concerns ni Ina. Ang na-produce po natin ng mga software dito ay open source naman at ang gawa naman ng mga estudyante. So friendsware to sa so tayo-tayo. Siguro ang courtesy lang, halimbawa pag mga estudyante decide to explore somewhere further development, paalam lang siguro sa atin. So wala pa tayong ganun ka-formal, ka-rigid na arrangement, but sa tayo-tayo, collegial naman tayo nasa academe. So mataas yung respeto for each other's work. But bottom line, open source naman siya. Gustong pwedeng gawin ng iba, pero mahihirapan sila kung walang guidance ni Tina. So, yan. Ang susunod po na mag-respond po ang ating partner po sa PUP, none other than Mr. Michael De La Fuente. Siya po ang chair ng PUP Department of Computer Science.
So good afternoon po sa ano. So I made a short note, no? Okay, so one of the tasks of an academic institution is to see to it that its students are prepared and ready to face the realities of the industrial world. In order to prepare them, we engage our students through immersion programs, like an apprentice learning from its master. A hands-on feel of how it is to become one in the field and to live the life of a working class. In here, the rules are much stricter, no leeway. You can be penalized for being late, and more so, no class suspensions. The opportunity to work with industry partners and practice what has been learned exemplifies learning by experience. Here, theories and methodologies are tested and relearned. There are no longer case studies, but we apply know-how to real-life projects bigger than what we were accustomed to. Now, this summer internship program by the Diliman Interactive Learning Center gave our students something more than that, a venue to be creative and imaginative. With these various project outputs that we are about to see, truly we know that our students were well taken care of, and I know that they have learned something from this experience. We hope and pray that this interaction and experience will not end here and that DILC will continue to support our programs through this internship. And to DILC and also to UP Diliman, our heartfelt thank you, our heartfelt thanks. Again, thank you very much and good evening to all. Maraming salamat din talaga sa PUP. Ano yung aming mga ibang guests sa labas sa UPCC? Pasok kayo. si Tina. Sa partners namin ang UPCC sa taas kasi maya't maya akyat po ako doon at nagtatanong, nagko-confer. So marami pa pong hindi nakikita, hindi dumalo ngayon. Pero sila yung binubulabog ko talaga kasi sa tingin ko, nandito yung right environment na yung magkukonsultant man lang sila doon sa kung saan sang industry. Pwede naman nating hilain, magkumento ka naman din sa work ng mga bata. Oh. Fresh talaga yung mga bata. So parang pwede mo sang i-mold kung kailan mo, kung paano dapat. No? So marami pong hindi nakikita ang mga partners. So mga binulabog ko sa UPCC, maraming salamat. Ang susunod po, ang response po ng aking boss, kung wala yung suporta sa boss ko, hindi ko magagawa to. Walang ano, tiglop na tayong lahat. So, tatawagin po natin ang aming Vice Chancellor for Academic Affairs, si Dr. Ronald Banson po. Magandang hapon po sa ating lahat. Natutuwa ako dahil marami tayong nakita ang mga dinevelop na produkto. At makikita natin yung range ng development. Iba-iba, merong yung regular documents, merong multimedia, pero kang book reader, okay? So, katulad din ito ng yung gusto mong magkaroon ng interest ng isang bata para matuto, hindi mo sinisimulan sa ano eh, dun sa product itself. Tinatry mo i-develop muna yung culture. Parang gusto mong matuto ng isang lingwahe, kunyari gusto mong matuto ng Italian. Para ibenta sa'yo yung Italian, papakita ka muna ng pictures ng Italy. Diba? At saka papaalam sa iyo kung ano yung mga culturally interesting sa bansa na ito. Kaya siguro mas maganda kung maintindihan mo sila through their own language para anthropologically walang nawawala dun sa nuance nung maintindihan mo. So dito, ang maganda dito sa development ng internship program, kung ano yung interest ng mga interns, yun yung tinatanong. Tapos yun yung ide-develop nila. Tapos, pag nagkaroon tayo ng enough competence, okay, sa pag-develop ng mga iba't ibang application, ang next step doon is nakikita mo kung paano mo siya integrate. Diba? Kunyari, kanina pinakita yung meron tayong reader. Siguro, bottom line, dapat interpret natin siya essentially as tools. Diba? Kasi pag mapunta tayo sa eskwelahan para matuto. And hindi natin gusto na matuto ng rote knowledge lang, diba? Yung parang mga data na minememorize, kailangan meron tayong mga processes. Diba? Kasi pag natuto ka ng isang tool, mamodify mo ang kung ano-anong bagay. In fact, later, pwede mo i-modify yung tool itself. Diba? So, kailangan natin ng extension ng ating sarili. Yun ang tools. Diba? Yan ang mahalaga kapag nag-aaral ka. Kaya alam mong meron kang mahalaga natutunan kung marami kang tools na na-acquire at saka marami kang nabagong tools. Okay? Kunyari, katulad yung pinakita kanina, meron kang book reader, alam mo later na ang gustong gawin ng DILC in the bottom line is actually to assist educational
learning. Diba? Yung learning talaga in education. So, ang isang question dyan ay access. Diba? Kunwari, meron kang visually impaired. Di, syempre, hindi masyadong meaningful sa kanya yung flip book. Diba? Okay? Pero kung di naman totally blind, yung ano lang, visually impaired, mas maganda siguro sa kanya kung meron choice na may voice reader. Diba? Kunyari, i-combine mo ngayon yung ano mo, yung book mo, tapos ma-interpret naman niya yung text, ita-translate lang niya to voice reader. Pag nag-flip siya ng page, siguro para namimimik niya yung action, pero actually, binabasa, merong, siguro may choice ka rin ng voice. Katulad ng usual application, diba? Nabasahin yung book. Diba? So, in the end, siguro, pag in-extend mo ng konti yung argument, parang dinedemocratize mo ang education. Kasi later, siguro pwede naman tayo maging estudyante na online lang, nakasave ka sa transportation, di ba? At saka mawawala yung discrimination, yung depende sa itsura ng tao, di ba? Iba yung assessment ng teacher. Pero kung kunyari ang nakikita mo lang ay avatar, di ba? At nagpe-perform siya doon, kung ano man yung kinakailangan para sa klase, dapat makadevelop tayo ng metrics. Paano tayo magbibigay ng grade? Or kailangan natin siyempre yung authenticity din ng mga binibigay na data online. Kailangan natin secure. So kailangan natin ng more greater development, okay? Para makadefine na standards and to develop metrics for authenticity. Diba? Pero in the future, parang yun yung great equalizer. Eh. Diba? Kasi someone who's blind, someone who's deaf, meron ka lang avatar through voice technology, pwede siya makapagsalita. Diba? Yung dating hindi makakakanta, makakakanta. Diba? Through synthetic voice or say instruments. Diba? So isabihin, ang future is meron kang greater access. Ito yung extreme na tool. Yung physically, hindi mo magagawa through some use of technology, na-extend mo ang iyong capability. Diba? And natanggal mo pa yung possible discrimination just because hindi ka physically equipped. Right? For some reason, natanggalan ka ng some limbs. For example, later madi-develop natin yung technology, I would think, na hindi mo na kailangan ng keyboard. Diba? Possible na visual lang. Kasi pwede naman magkaroon ng detection kung saan nakatingin yung mata. Eh. So, I mean, this is something that we could be able to recognize even as early as now. Maganda na meron tayong internship program kasi hindi kakaunti ang tao na kailangan natin para mag-develop. Bukod sa development ng tools, kasi marami pa ibang questions, di ba? Standardization, etc. Mas maganda, mas maraming kausap para lahat ng possible difficulties or challenges matetest ng iba't ibang grupo. Kasi bawat kultura may kanya-kanyang strength eh. At saka yung difference ng perspective, importante yun. Dahil kung pare-pareho tayo ng perspective, hindi natin kailangan ng opinion ng ibang tao. Diba? Kung puro tayo University of McDonald's, edi isa lang kakusapin ko. Diba? Dapat ma-preserve natin yung sarili nating kultura, kung saan man tayo nang galing. At yung preservation na yan, ang actual strength, dahil yan yung difference ng perspective. Kaya kung galing tayo sa ibang lugar, dapat ipagmalaki natin dahil meron tayong kakaibang perspective. Kasi otherwise, kung pare-pareho tayong pinanggalingan, yun nga, wala masyadong difference yung ating opinion. Okay? So from our chosen field of specialization, ang kailangan lang natin, una, is ma-acquire yung methods, ma-acquire yung kaalaman, okay? Para makagawa ng mga tools. And from the tools, magkakaroon ka ng tools made out of or crafted from tools themselves. Diba? In the end, yan naman talaga nangyayari. So, nagkakaroon tayo ng full extension ng human experience. Diba? And yun ang talagang gusto nating mangyari. And mangyayari lang yan kapag mas maraming involved na tao dahil sa ating relatively maliit na bansa pero malaki naman yung ating population,
kailangan lang talaga dumami yung participants para mas marami tayong kausap. Okay? At maganda itong simula na to dahil very active naman ang ating director na si Peter. Okay? At natutuwa ako at very active naman yung ating mga naimbitihan. At nagpapasalamat nga kami at marami silang dinalang interns. Okay? At sa lahat ng ito, sana ay madagdagan pa. At sana mas madami pa ang mag-participate sa internship program. Sana hindi lang nga siya summer eh, kung kaya lang. No? Sana meron ding Christmas internship program kasi sa buwan. Okay, so sa ngalan po ng Pamantasan ng Pilipinas sa Diliman, maraming salamat po at nakipag-usap kayo sa amin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ganun yung extent ng buy-in ng aming ang aming administration, no? Theoretical at saka institutional. So, ganun talaga, medyo academic ang approach kasi academic, kaya proud kami na ganito yung attack namin sa so-called practical problems, no? Ganun yung attack natin. So, ngayon, mamimigay kami ng certificates of appreciation. Babasahin ko lang yung text, hindi na siguro namin tawagin isa-isa. Okay lang sa inyo guys, no? Magkikita pa naman tayo eh. At saka baka gutom na yung mga iba natin kasama. Sample lang to ng text na babasahin namin. Certificate of appreciation, we present this certificate of appreciation to name of the intern, who in the spirit of innovation and pursuit of excellence. Pursuit yun, no? Hindi ibig sabihin na nakuha namin. In the pursuit of excellence has made invaluable contributions to the development of the certain product that we showcase today. Given this 31st day of May, Diliman Interactive Learning, signed Peter C. Yun. So ipamimigay namin tapos meron kaming a konting token. Ang kalaban po naming mga internship programs ay nagbabayad po ng $350 a day. Kami po ay walang pambayad ang UP, pero sana po solid sa inyo. Okay. Yeah, yun po. I don't feel alluded to. DALC po talaga yan, hindi yan Peter C. So, ang susunod po ay may mga open demos po kasi ang gusto namin na hindi sana ganito hindi ganun ka formal. So, pwede po kayo magtanong at i-engage niyo po yung mga developers diyan. Tsugiin mo kaya nga doon sa taas ang word namin eh. Tsugiin niyo na kasi part yan sa yung I mean in a fun way na hindi naman masyadong nega. It's really to improve in the spirit of excellence nga sabi namin. So, may mga developers dyan, sabihin nyo po kung anong tingin nyo, ang kulang, anong sablay. Kasi proseso naman to. Ito lang ay nag-launch kami sa product, pero yung product sana ma-develop siya kasama yung feedback ng ano. At saka may pagkain din tayo, sana hindi pa lumamig. Sana may drinks din. So, so may open project demos po tayo. Siguro sandali, then kakain tayo. So, may mga tanong po ba kayo? So, pwede rin yung tanungin sa, pwede rin general question, pwede rin specific. So, maging self-interested kayo kung saan produkto kayo interesado. So, doon po tayo mag-focus. So, open demo na po. Tapos bigay na lang namin ng patago yung aming mga tokens kasi wala lahat eh. Sa mga intern lang tayo, ganun ka-special ang aming intern, no? So sige, maraming salamat sa pagdalo. Magtanong-tanong po tayo sa mga produkto tapos kain na po tayo. Sige po, salamat.